Bukas ang mga negosyo at dahil maganda na ang panahon, pasyal dito, pasyal doon, ang mga taong na lockdown ng isang taon. Pero aminado si Health Secretary Matt Hancock at Prime Minister Boris Johnson, pwedeng ma-delay ang final stages ng pagluluwag ng lockdown na nakakalendaryo ng June 21. Pinag-aaralan pa kung patuloy ang pagkalat ng Indian variant na ang bagong mutation ay kilala rin bilang Delta variant. Ito raw ay 40% na mas nakahahawa kumpara sa Kent strain sa UK. Ayon sa gov.uk, sa 12,421 cases ng Indian variant sa UK, 10,797 ang nasa England, higit 1,000 sa Scotland, 77 sa Wales at 26 sa Northern Ireland. Sa pagluluwag ng lockdown sa Paris, balik saya ang mga turista sa paligid ng Eiffel Tower. May mga pakulo ang mga negosyo sa Plaza Trocadero sa harap ng Eiffel Tower para sa Mother's Day sa France. Masaya ang mga Pinoy sa unti-unting pagbabalik sa normal sa France. Yay! Back to normal na ang Paris! Halina! Mag-tourist na, ang ganda. Magbubukas na yung ano, yung tourist ngayon sa, by June po, di ba? June 9. Thank you po. Welcome po sa Paris ulit. Laking tuwa din tulad ng mga negosyong Pinoy tulad nito na sinabayan na ng pagpapa-blessing sa pagluluwag ng lockdown. And now we are back. During the lockdown for a month, we managed to profit a little bit. And we did a little bit of renovation of the clinic. And during the lockdown, medyo naapektuhan kami since walang reservations and all. Mm-hmm. But now we're so happy. Habang ang ilang Pinoy naman, rumisponde rin sa panawagan ng gobyerno na mag-donate ng dugo ngayong pandemya. Tumugon si Naila Agustines bilang supliraw niya sa kabutihan sa mga migrante ng bansang Pransya. Nitong Mayo matapos mabakunahan, muli siyang nag-donate ng dugo. Kaya ako po ito ginagawa bilang pagpapasalamat na din sa bansang France. Sa mahigit 12 taong pag-stay ko dito sa France na naging pangalawa kong tahanan, nagkaroon ng magandang trabaho, natutustusan ko yung pangangailangan ng pamilya ko, napag-aral ko yung mga kapatid ko at mga anak ko. Kasama si Bong Agustines, Rose Eclarinal, TFC News, London.